first step is we need to activate the yeast. So we need a 1 cup of warm fresh milk, or any milk will do. And we need to put the 2 teaspoon of yeast and 1 teaspoon of sugar. Then set aside for about 5 to 10 minutes para maging foamy yung ating yeast. Then gawin na natin yung mixture by adding 3 cups of flour. You can use a bread flour, or itong ginamit ko is yung all-purpose flour. Then put 1/2 cup of sugar and add 1 teaspoon of salt. And mix lang natin until it's well combined. Mix lang natin. Since wala pa tayong bacon silicone mat, ang ginamit ko muna para mag-knead ng dough is yung cling wrap para hindi masyadong madumihan yung table. So after na natin ma-mix and well combined na yung flour, sugar, and salt, pwede na natin ilagay yung 1 cup of oil. Then, ilagay na din natin yung ginawa natin or inactivate natin na yeast. Then, mix lang natin ng inis hanggang mag-combine na lahat ng ingredients. So we need or masahin lang natin siya ng for about 30 to 40 minutes. Depende sa consistency ng dough na gusto nyo. Kung may electric mixer naman kayo or hand mixer, mas better. Di na kayo mahirap ang mag-knead. Ang hirap pala gusto magmasa. Pero dapat pataas lang. Pataas siya. Mga 30 minutes. Then, makikita nyo rin na ready na yung dough kapag pinoint nyo, tapos bumalik. Ibig sabihin, nag-activate na yung yeast. Pero, kailangan pa rin natin siyang ipaalsahin by putting a warm towel or a cling wrap dun sa basin na may konting oil para hindi masyadong dumikit kapag na paalsa na natin. 2 to 3 hours ang ginawa ko is 2 hours. So ito na yung dough natin. Pwede na natin siyang i-cut. Depende sa inyo kung gaano kalaki, or pwede din na gumamit kayo ng weighing scale para pantay-pantay. Since wala tayong weighing scale, tantsa-tantsa na lang. Thank you.
yung ginawa ko is ininid ko ulit siya sa flour para hindi masyadong magdikit-dikit and para ma-round or mabilog ko siya ng maganda. Ang ginamit kong cheese is yung Eden na melted cheese. So, buka lang natin. So, lagyan natin ang isa. So, isilid lang natin yung ganyan. Lang nag-ano nito. So, pasensyahan nyo na kung may mga malalaki to or ano, something. So, pina-set aside ko pa siya ng 5 minutes para mas umalsa yung dough. And ready to bake na siya. Lulutuin natin siya or i-bake sa oven toaster since yun lang ang meron tayo. But before that, we need to first preheat the oven toaster for 5 to 10 minutes bago natin ilagay yung ating pandesal. Then, yan. Ready to cook na siya. Depende sa inyo kung gusto nyo toast or what. So, tignan natin. Ito is 10 minutes lang.